السلام عليكم. Ay, nawak, nawak ya, wala kang palo, wala kang kulay, wala kang nawak.
Kinten. Kinten na ta. Oh, dikit dong, Pak. Pilih dah, kek. Kek.
wala kayo sa pagkakasol ngayon ako. Ang mga tao, lahat na yung rasa ng mga gilya. Thank you.
2 hours later. Ayo, deh, lu kalah.
tahunnya itu soal later. Thank you.
Later. Later. Tomorrow. Few moments later.
Garage ya. Oh iya, 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 iya. Later. Yeah.
matching, no? Una, dahil hindi ito transparent. Hindi alam ng mga botante ang sistema nito at kung paano ito gumagana. Maging mga technical experts natin, mga IT experts natin, hindi alam, walang idea kung paano gumagana ang smart matching. Mula pagbuha ng boto hanggang pagbilang nito at pag-transmit sa mga election server, dahil hindi bukas sa publiko ang sistema. Ang World City o ang minsan na rin tinawag na Spanish Manila ay marahil isa sa mahalagang lugar dito sa Pilipinas. Ito ang Intramuros na matatagpuan sa bahaging timog ng Ilog Pasig. Ang pinakaluma at pinakamatandang distrito at orihinal na syudad sa Maynila. Ang pangalan nito ay hango sa salitang Kastila na intra na ibig sabihin ay loob at muros na ang ibig sabihin naman ay pader. Ang mga Kastila, lalo na ang mga peninsulares, ay sa Intramuros na mamahay at naghahanap buhay, samantalang sa labas naman nito ay namamayani ang mga katutubo na halos karamihan ay may hirap. Samantala, ang mga Incheg na ang karamihan ay mayayaman ay namamayani dahil hawak nila ang pangangalakan. Ngunit bago pa man dumating ang mga Kastila, ang lugar na ito ay pinamumunuan na ng mga katutubong Pilipino kabilang ang mga datu, mga raha at mga sultan. Ang lokasyon nito ang nagsisilbing daungan ng mga mangangalakal na Chino at iba pang mga karatig bansa. Ito ay napaliligiran ng Ilog Pasig at Lookok ng Maynila na nagsisilbing daanan ng mga barko sa pakikipagpalitan ng mga produkto. Noong 1570, pumunta ang mga Kastila sa Maynila nang mabalitaan nilang masagana ang lugar na ito na ipinamamahalaan ng mga raha kung kaya't nagkaroon ng alitan sa pagkontrol ng lupa. Matapos ang pakikipaglaban ng ilang buwan, nagapi ang mga katutubo at ay pagkasundo ang mga Kastila sa tribo ni Raha Sulaiman, Raha Lakandula at Raha Matanda, na kung saan ay ibinigay ang Maynila sa kamay ng Kastila. Nooy di idineklara ni Legazpi ang Maynila bilang kabisera ng kolonyang Espanya. Ipinatayo ang mga pader sa Maynila sa kadahilan ng upang maproteksyonan ang lungsod na nahaharap sa panganib ng mga kalamidad na dala ng kalikasan at ng tao at maging ang mga mananalakay sa labas. Sinalakay ang lungsod ng mga piratang Incheg sa pamumuno ni Limahong. Nasira at nawasak ang lungsod kung kaya't ginawa ang pagpapatayo ng mga pader. Ang Intramuros ay may anim na malalaking simbahan. Ito ang Katedral, ang San Agustin, ang Santo Domingo, ang Recoletos, ang San Francisco, at ang San Ignacio. Dahil dito binansagan ng Intramuros na lungsod ng mga simbahan. Lahat ng ito nawasak ng magdaan ng digmaang pandaigdig. Sa Intramuros din ang naging sentro ng edukasyon. Ipinatayo rito ang mga pamantasan katulad ng pamantasan ng Santo Tomas at ng Colegio de San Juan de Letran. Noong 1951, idiniklara bilang pambansang bantayog ang Intramuros maging ang Fort Santiago sa ilalim ng Batas Republika bilang 597, na siya ding nagtatakda ng patakaran ng pagbabalik, pagpapatayong muli at pagpaplanong urban ng Intramuros. Ang Intramuros sa panahon ng mga Amerikano. Matapos ang digmaang Kastila-Amerikano, isinuko ang Pilipinas at iba pang mga teritoryo nito sa Amerika bilang pagpatupad sa kasunduan sa Paris sa halagang $20 million. Marami ang nabago o binago ng mga Amerikano sa lungsod. Sa panahon ngayon, ang Intramuros na lamang ang nagsisilbing distrito sa Maynila na bakas pa rin ang impluensyang iniwan ng mga Kastila. Ang bahaging ito ay pinangangalagaan ng Administrasyong Intramuros. Ngayon ay nagsisilbi itong bantog na atraksyon at pasyalan ng mga dayuhan. Ang isa sa mga plano ng Intramuros sa hinaharap ay ang pagkumpleto sa pagbuo ng pader upang lubusan itong pumalibot sa lungsod sa pamamagitan ng tulayan sa ibabaw ng mga pader. Ang Fort Santiago ay isang lugar na bahagi ng Intramuros na nagsilbing kuta ng mga Kastilang mananakop na itinayo sa pangunguna ni Miguel Lopez de Legazpi. Ang lugar na ito ay naging saksi sa kabayanihan ng mga Pilipino
noong panahon ng pananakop ng mga Kastila at ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pangbansang bayani ng Pilipinas na si Gato Zerizal ay dito nakulong bago siya mahatulan at patayin. Sa Intramuros makikita ang Shrine Museum na kung saan ipinakita ang naiwang mahalagang bagay na may kinalaman kay Rizal. At ang hinulma sa bronze na sinasabing huling bakas ng paa ni Rizal mula sa lugar na pinagkulungan sa kanya hanggang sa lugar kung saan siya hahatulan ng kamatayan. Ang mga nasabi sa videong ito ay ilan lamang sa mga impormasyon patungkol sa kasaysayan ng Intramuros.
Kaya